You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. But you love me like that. Light bulb goes off in your head. You say I'm a little odd. I love to make a mess. Guess I'm a little unconventional. Oh, 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 oh. Guess I'm a little unconventional. Oh, 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 oh. Guess I'm a little unconventional. Welcome back to my channel. So, ayun, yung pinakita ko sa inyo, guys. We have a storm here in Denmark. Sobrang lakas talaga ng ano, ng hangin. Actually, maririnig ko siya from inside. Kahit ano, maganda yung isolation ng mga bahay dito, pero maririnig mo talaga siya sa sobrang lakas ng hangin. Yung mga ano ba ng kahoy. So, kanina din, medyo mga 2 hours ago, yung kapitbahay namin, may nilagay siya na bike dun sa gilid. Tapos nakalock yun ha. Grabe, lumipad yung bike. Akala ko nga yung motorsiklo ng asawa ko yung lumipad. Tapos tumama doon sa sasakyan. Sabi ko, ay nako po, wala na. Pagod ang insurance nito. Tapos lahat, ang dami-daming lumipad guys. Nakakatakot talaga. So we're supposed to go out today. Kaya lang yung asawa ko nagkasakit siya. So naka-receive siya ng 2 klase ng vaccine ngayong week lang guys. Una is yung influenza. Hindi siya nagkasakit doon. Doon siya nagkasakit sa pneumonia vaccine niya. Vaccine pala. Tapos na din siya sa 3 dose of ano niya, 3 dose of vaccine sa corona. Kaya lang kailangan niyang mag-receive ng another ano, ng iba na treatment para sa kanyang ano, para sa kanyang skin problem. So sinuggest ng doktor na magpaturok siya ng influenza vaccine tapos pneumonia to protect him. Just in case. Kaya I feel bad for him. Kasi parang ang dami niyang, ano, ang dami niyang pinagdaanan ngayon. So, naisip ko lang guys, kailangan ko na talaga ng, kailangan ko na talaga ng driver's license just in case. Para hindi ako always naka, ano, antabay sa kanya ba? Or hindi ako always naka-rely sa kanya. Kasi mahirap sa panahon ngayon. Hindi ka makapag-grocery nang walang magdadrive sa'yo. Kasi alam nga naman, bitbitin mo lahat. Tas dito pa naman, hindi tulad sa atin na pwede kang mag ano, na pwede kang mag pedicab or yung putput sa amin, yung tricycad ba? Wala dito. Meron taxi pero ang social mo naman, ang grocery, ng taxi, maglakad ka na lang. Nilakad ko 'yan one time nung nagkasakit din siya. Kaya nag-ipon talaga ako, guys. Nag-ipon ako ng bonggang-bongga kaya hindi ako masyadong nagsa-shopping ngayon. Nag-ipon ako ng bonggang-bongga para makapag-ano ako, driver's license. Tutulungan naman niya ako, pero syempre, kailangan din nating tumulong, di ba? Kasi siya lahat ang babayaran dito sa bahay. Tapos, meron kasing ibang mga ano guys, na ang akala nila, kasi yung asawa nila is foreigner, sila ng lahat. Kasi lalaki siya, at siya yung foreigner, dapat siya magbabayad lahat. Dapat, ano, if we want to be, ano, yung treated fairly, dapat ano din, fair din yung pagka-treat natin. Yun yung tinatawag nila na yung fairly ba? Ayun. So, ayun, kakabalik lang niya galing sa ano. Basta, dami niya yung pinagdaanan ngayon. Kaya, naisip ko lang talaga na kailangan. Feeling ko tumaba talaga ako. Pero parang hindi naman. 49 kilogram pa rin naman ako. Alam niyo guys, yung classmate ko na ano, taga-Vietnam. Nakikipag-argue talaga siya sa akin kasi daw bakit 49 yung kilo ko tapos siya 47 lang. Sabi ko, abay, kasalanan ko ba kung wala kang muscles sa katawan? Pero joke lang yun sa akin.
Ang ano lang kasi, parang tunay naman talaga yung ano ko, yung weight ko na ganito. Kasi nga, nag-exercise din ako once in a while. Although ngayon, hindi na ako nag-exercise. Pero feeling ko talaga tumaba or lumaki lang yung mukha ko. You know? Parang normal naman siya. Pero feeling ko tumaba talaga ako. And, isa pang problema guys. Ang akala ko, hindi pa nag-grow yung dalawang wisdom ko sa taas ng aking ano. Pero ito pala, meron na pala. Tapos nakaganon siya oh, yung ngipin ko, yung last na ngipin ko. Yung dalawa dito sa ilalim, napabunot ko na. Ewan ko ba sa mga taong nagpapalagay ng braces? Yung kapag ka nagpapalagay ba kayo ng brace guys? Sa may mga experience lang ha. Babunitin ba din yung ano, yung wisdom? Kasi plano ko talaga in the future magpaano ako, magpalagay ako. Kasi ang pangit talaga ng anak ko. Ayan. Ang pangit ng ngipin ko talaga. Tapos, naku-conscious na ano ako ba, hindi ako feeling comfortable. Ganon, kapag ka nagsasmile ako. Palagi akong nag-hold back kasi feeling ko ang pangit-pangit ng ano, ngipin ko. Tapos, once in a while, ito sumasakit siya. Pero wala talaga akong planong ipabuno to guys kasi ang sakit. Tapos kapag ka nag-grow na kasi yung wisdom nyo, kaya sa mga gustong magpabunot ng wisdom, kapag alam nyo may problema, kung baby pa lang yung ano, ngipin nyo, ipabunot nyo na para hindi mahirapan yung dentist na magbunot. Kasi yung sa akin, lumaki na siya eh. Tapos ang taas na oh, parang ganito na yung pag-ano niya. So, nag-ano na talaga siya dun sa root ano ko. Kaya ang hirap bunutin, ang sakit-sakit nung pag, yung parang nag-ano sila, nag-aayos sila ng sasakyan. Yung pinupok talaga. Pero inano naman nila na ako na may rest talaga. Kaya nga sana dapat hindi nila bubunutin. Kaya lang nag-insist talaga ako na ipabunot. Kaya yun, binunot nila. Pero ayoko nang magpabunot. Takot na ako sa dentist. Much for that, guys. Naalala nyo tong ano ko na to. Yung camera ko na to. Yung ano ko kasi, yung phone ko kasi, okay naman siya pang vlogging. Kaya lang hindi siya maganda pang vlogging. Lalo na pag wala siyang natural light. Bumili ako ng ano last time, yung ring light ba yun? Kaya lang, nakakainis gamitin eh. Kasi kailangan mo pang iset up, kailangan mo pang ilagay yung light, kailangan, basta. Tapos minsan yung pagbablog ko, diretso na eh. So ito, matagal na to siya guys, pero plan ko talagang bumili din ng ano, ng vlogging camera ba. Pero ito, maganda siya. Ang problema, medyo, it takes time lang kung mag-edit ka. Kasi alam mo, pag sanay ka ng mag-edit dun sa phone, mabilis lang eh. Ito, kailangan mo pang kunin yung SD card niya, saksak sa computer, tas mag-download ng editing app dun sa computer. Eh, wala akong editing app sa computer eh. Kaya kung may mga ma-suggest kayo guys, baka naman, ano yung ano, editing apps, yung free lang, huwag yung may bayad. Ay, yung mga editing apps niyo na ginagamit niyo kapag ka-computer yung ginagamit niyo. Huwag yung sabihing iPhone, ha? Kasi wala akong iPhone. Gusto ko ito, SD card, tapos saksak dun sa computer. Ano yung editing apps na gamit nyo? Kasi pag phone, meron din akong phone. Pero, what I mean is ito. Specifically, sa camera. Any digital camera. Tapos yung SD card, saksak dun sa computer. So, gusto kong gamitin ulit to. Kasi maganda siya. Maganda yung ano niya. Very, ano siya, very clear. Tapos, mai-adjust ko rin yung lighting. Ang problema lang, medyo natitrikihan lang ako pag mag-edit ako. Kasi nga, kailangan ko pang isaksak sa camera. Eh, minsan, wala nang, ano eh, wala nang time-time. So, yun lang guys. It's January 29 nga pala, today. Mataas na yung yaw-yaw natin.
is how I end my vlog, guys. Ayan. Gabi na dito, kaya relax, relax muna tayo. And maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng aking mga members. Kay Daisy and Donna, Risa Lewis, Jen Bans OFW Vlogs, Mac Agent Zero, kapatid na Dance Pop, kapatid na Hiner, Sessions with Steve, Tropical Team in the Philippines, Jenny Campillanos. Thank you so much sa inyong lahat, guys. At patuloy pa rin kayong sumuporta sa aking channel at patuloy pa rin ang inyong support sa aking munting channel. So, thank you, and mega, mega shout out to all of you. Haggard much. Patay na yung ano ko, yung halaman ko, ayan. Ayan, buhay pa yung isa, pero itong isa, patay na. Good day, everyone. Actually, evening na dito. Thank you again, guys. Bye-bye. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes.